Hello people, salubungin natin ang 2023 na may hangover at also maganda pa rin, guwapa man tagiyapon sa 2023. Time check pala is 10:30 in the morning pero yung asawa ko is tulog pa rin kasi nga pagod na pagod kagabi sa kakadisco. Then i-flex ko lang yung labas ng bahay ni Ate She and of course the Philippine flag. Tapos yung tinuturo ko is yung car namin na nasa front ng kanilang house. Then, nag-predict kami kung ano magiging kapalaran namin this 2023 at yan nga yung lumabas. Wow! Mapapasa na all na lang kami kapag naging milyonaryo kaming mag-asawa. Bago kami umuwi, kakain muna ako ng sweets. Ito pala yung dinala naming cake kagabi. Then, ito pala yung sinasabi ko sa inyo na Thai na authentic food na ginawa ng friend ni Ate She. And super, super delicious talaga yung kanyang lasa. Then, wala talaga siyang lansa. Perte karimis ang iyang sabor. That's why I love it. Dito kasi sa Romania, hindi talaga ako mahilig kumain ng mga manok kasi nalalansahan po ako. This is good talaga sa mga tao na may hangover or mga palahubog this 2023, just like me. So masarap talaga siyang kainin every morning, especially kapag super, super init talaga siya. Uuwi kami ng early kasi mamayang gabi may trabaho yung aking asawa. So kailangan niya rin magpahinga before going to work. Kami muna ay mamamaalam kina Ate She at Durel. Maraming salamat talaga te sa pag-accommodate sa amin sa inyong bahay. Happy New Year! Welcome 2023 and goodbye 2022. Thank you so much for the wonderful year 2022. Hopefully 2023 is our lucky year. Ito pala yung main road palabas kina Ate She at tingnan nyo naman. O diba parang walang kaganapan kagabi even though na New Year. Bumalik na talaga sa normal days yung mga tao. Ang ganda talaga ng pasok ng 2023 kasi ang ganda ng weather today. Para lang siyang springtime, hindi mo talaga akalain na winter because of the weather. Nandito na kami sa may main road, then bumabalik na talaga yung mga tao sa kanilang places na pinanggalingan, especially sa kanilang working place. I'm so happy talaga na nakilala ko si Ate She. Alam naman natin na si Ate She is isa ding Ilongga like me. So, I'm grateful talaga na may mapupuntahan ako ditong katulad ng aking salita. Dito pala kami madalas dumadaan kapag kami ay pumupunta sa Capital or sa Elfub. Tapos, dito sa may center na to na may kurit-kurit or go-hit, pwede ka dyang mag-stop, especially yung mga truck driver, pero wag mo lang iwanan yung iyong sasakyan dyan. Madadaanan natin yung isang village dito na gustong-gustong bumili ng lupa ng aking asawa. Kaso nga lang super super layo, so I don't like it. Kasi hindi pa nga ako marunong mag-drive. Then this area naman is every summer maraming mga pananim dyan, different na mga pananim. Tapos nagbubungkal na talaga sila during winter para pag springtime is uulitin na lang nila yung pagbubungkal. Pero kasi dito mga places talaga na places lang siya para sa pagtatanim, hindi para sa bahay. Ito yung nakaka-amaze na nakita ko. Para siyang sa Philippines na hagdan-hagdang palayan o rice terraces. Before, istinatamnan niya ng mga wine, but for now, wala na siyang ganap, so mga kahoy na lang yung kanilang tinatanim. I-flex ko sa inyo yung pinakamalaking simboryo dito sa amin. Yan kasi before is factory siya, pero ngayon wala na rin ganap kasi nasarado na. Welcome sa small city of Calarache! Tapos yan pala yung gasoline station na madalas kami nagpapagas. Kasi yeften or mura lang yung gas dyan. Tapos in this area naman is merong church and also school. I think yung school na ito is for elementary. Yung aming strada or street is under construction because nga nilalagay nila yung mga wire na mga internet or electricity. Kaya sometimes is wala pong internet dito sa places namin pero bumabalik din po siya ng fast or rapid. Then ito na nga, papasok na tayo sa aming street and until now maganda pa rin yung panahon at ang sarap-sarap talagang gumala. Pero dahil nga may work yung aking asawa kaya hindi kami makakagala for today. Grabe talaga yung pagmamahal ni Ate She. Kaya love last ko talaga siya. At ito na nga, may pasyarong kuneta na naman siya sa akin. Meron niyang melka na chocolate, yung atay. Tapos itong bumbuana, tapos yung mga pagkain. Kasi sabi niya sa akin, para hindi na daw ako magluto pa dito sa aming bahay.